pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati. Pagdakdakila at pagsambahin ako lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Takob po ay nagpapabot ng dubling paggalang at respeto sa ating Honorable Pastor Well Destrada Almeda at sa patuloy pong pag-alaala sa mga turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Dina Sa Almeda. At ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa ating as kanilang mga beloved children at sa inyo pong buong kapatiran, magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lubusang kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Right, hallelujah. Dahil ako po ay may sakit na akong tawagin na epidermolysis bullosa. Kami nga pong apat na magkakapatid ay pare-pareho ang sakit na yan. Kami po ay pinapatingnan sa maraming albularyo. Kami nga po ay nalisitahan ng mga halamang gamot. Pinapakuluan, pinapainom, pinapaligo. Pero nandyan pa din po, wala pong pagbabago. Halos araw-araw, buwan-buwan, ganun po yung nararamdaman namin. Hanggang kami nga po ay napalipat sa dako ng Cavite upang magpagamot din po doon. Pinagamot po kami doon sa mga albularyo din po at sa mga ordinaryong doktor. Sabi po ng ordinaryong doktor, kami nga daw po ay dalahin sa espesyalista upang malaman at masuri po yung kalagayan namin. Hanggang kami nga po ay tinulungan ng DSWD. Kami po ay dinala sa mga ospital na makasuri sa amin. Hanggang naubos po yung pondo ng DSWD pa kabibigay po sa amin. Hanggang kami po ay natuwa nung kami po ay pinagpala na matulungan ng JMCIM. Kami po ay tinulungan ng kapwa ko mahal ko. Kami po ay dinala sa St. Luke's. Sinuri po kami doon ng kilalang dermatologist. Sabi nga po ng dermatologist, kami nga daw po ay isa sa ilalim sa biopsy test at sa laboratory test procedure. Pero hindi po naganap yung examen po doon sa St. Luke's. Kaya kami po ay dinala ulit sa Jose Reyes upang doon magkasundo na gawin yung laboratory na yon. Pero hindi rin po kami in-examine doon hanggang kami po ay pinagpala ulit na tulungan ng Brigada 7. Yun nga po, yung Brigada 7 po, dinala po kami sa RITM Alabang. Yun nga po, sumali-alip po kami sa laboratory test at sa biopsy test. Yun po ang kinuha sa amin na dugo at balat, pinadala pa po yun sa dako ng ibang bansa upang pag-aralan kung ano po ba yung sakit namin. Yun po ay pinadala sa Australia. After 1 year po, dumating po yung resulta. Kami po ay binalikan ng media. Kami po ay natuwa sa pagkakala po namin na nasumpungan na yung sagot doon sa karamdaman namin. Pero pagdating po doon, mas masakit po pala yung malalaman namin dahil pinagtapat po sa amin ng mga dermatologist doon at mga espesyalista na nag-aral sa ibang bansa na kami nga daw po ay nag-positive sa sakit na epidermolysis bullosa. Ang epidermolysis bullosa daw po, isang uri ng sakit na wala na pong kagalingan. Yan daw po ay dadalhin namin hanggang sa pagtanda namin. Kami po ay nanlomo doon sa nalaman namin dahil sa pagkatagal-tagal na panahon na paghihirap namin sa sakit na yan, halos wala pa po palang katapusan. Hanggang yun nga po, nalaman namin po yon, halos di na po kami nakipag-coordinate sa JMCIM. Kami po ay laging tinatawagan ng JMCIM upang mag-follow-up check-up. Di na po kami nakikinig. Dahil ang dahilan po namin, magpapagamot kami. Ganon din naman po, hindi po kami gumagaling. Hanggang yun nga po, nawala po ako ng paniniwala na may totoong Diyos. Dahil kahit anong panalangin ko, hindi niya naman ako pinapakinggan. Iniisip ko noon na
ang Diyos ay bingi. Iniisip ko po noon na ang Diyos ay bulag. At iniisip ko din po noon na ang Diyos ay natutulog. Dahil nananalangin naman kaming magkakapatid. Iniiyak namin yung dinadaanan namin sa araw-araw, pero bakit hindi kami pinapakinggan? Hanggang, yun nga po, lalong lumala nang lumala po yung sakit namin. Alos sabay-sabay po kaming magkakapatid na ganun yung kalagayan. Dahil po sa karamdaman na yan, ako po ay wala nang nagagawa sa bahay. Kahit sa pagtulong sa magulang, hindi ko na po nagagawa. Inutosan po ako ng aking bilabid ama na magsaing, hindi ko po sinusunod. Inutosan po mag-i-give, hindi ko po sinusunod. Kahit po sa paghuhugas ng plato, hindi ko na po nagagawa. Dahil puro pantos po yung nasa kamay ko, puro sugat. Pag nababasa po siya, sobrang hapdi. Kaya po nagalit sa akin yung aking bilabid ama. Kung ano-anong masakit na salita po yung binibitawan niya. Hanggang yun nga po, dinamdam ko po yung mga masakit na salita na sinasabi sa akin ng aking bilabid ama. Kaya po ako ay nagpasya na umalis po sa bahay. Naglayas po ako kahit punong-puno po ng sugat yung buong katawan ko. Ako po ay nagpag-alagala sa dako po ng Santa Rosa, Laguna. Ako po ay natutulog sa basketball court. Natulog din po ako sa gilid ng simbahan ng Katoliko. Ganon din po, natulog din po ako sa sementeryo. Hanggang dumating nga po yung araw na kinuha po ako ng isang barangay. Dinala po ako sa kanilang tanggapan at turnover po ako sa rescue. Pagdating po sa rescue, turnover po ako sa DSWD, sa Bahay Kalinga. Pero pagdating ko po doon sa DSWD, hindi po ako tinanggap. Dahil baka daw po yung mga kasama ko doon ay mahawa doon sa sakit na daladala ko. Kaya ibinalik po ako ng rescue sa kanilang opisina. Nagdesisyon po sila na patirahin po ako doon sa bakanting CR na hindi pa po nagagamit. Ako po ay pumayag upang meron po ako matuluyan. Hanggang nagde-decide po yung rescue na ako po ay kunan ng litrato upang ito po ay upload sa social media upang magkaroon po ng tulong na pinansyal na darating sa akin. Po, marami pong tao ang nakakita, marami pong tao ang nag-comment, marami pong tao ang naawa. Hanggang may isang kapatiran po na nagpadala ng mensahe na ang sabi, "Bro, kung gusto mong gumaling, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade." Right, hallelujah. Ako po ay nagdadalawang isip kung pupuntan ko po yung gawain na yan dahil wala na nga po akong paniniwala na may Diyos pa. Kaya hindi ko po pinansin yung kapatiran na yon. Hanggang paulit-ulit po siyang nagpadala ng mensahe. Hiningi niya po yung buong pangalan ko at yung address po ng rescue. Nakipag-coordinate po siya doon sa dako po ng Santa Rosa. Hanggang yun nga po, pinapuntan po ako doon sa isang kapatiran. Ako po ay binigyan ng paanyaya. Ako po ay sumubok na dumalo. Ako po ay hiyang-hiya sa mga tao na lumapit. Kaya nandun lang po ako sa tabi. Sabi ko, nahihiya po akong pumunta sa unahan. Hanggang dinala niya nga po ako doon. Pagdating po doon, nagsimula po ang mga papuring awitan. Alos walang tigil po yung pag-iyak ko na kailanman na hindi ko naramdaman. Man, hallelujah. Hanggang yun nga po, nilapitan po ako ng isang kapatiran. Tinanong po ako kung gusto ko magpabautismo. Sumama naman po ako agad sa, dahil wala po akong ideya kung ano po ba yung bautismo. Pagdating po doon sa pastoral, noong ako na po yung ilulubog sa tubig, halos nagdadalawang isip na po ako kasi takot na takot po ako na mabasa yung buong katawan ko dahil sobrang hapdi naman po ang mararamdaman ko, sobrang sakit dahil doon po sa mga bagong pantos na pumuputok na nagiging sugat po. Paglubog po sa akin sa tubig, akala ko po hapdi po yung mararamdaman ko pero hindi po pinadama sa akin ng mala Panginoon yun. Sa halip, sobrang lamig po ang pinadama sa akin ang mala Panginoon na pumapasok po sa buong katawan ko. Tinapos ko po yung gawain na yon hanggang inabot po ng gabi. Ayun po, nagtaka po ako nung kinaumagahan dahil nakatulog po ako ng maayos na hindi ko po nadadanasan mula po nung pagkabata ko. At isa pa pong pinagtatako doon, halos basang-basa po yung dobling damit na suot-suot ko at yung pantalon.
Dahil yun po pala ay pumutok lahat ng panto sa buong katawan ko. Man, hallelujah. Yun, kaya po, nagtaka po ako, kaya nagpag-coordinate po ako doon sa dermatologist namin dahil kami pong magkakapatid ay may tag-isang dermatologist para subaybayan yung kalagayan namin. Tinanong ko po sa kanya kung normal po ba yung nangyayari sa akin. Sabi po sa ng dermatologist, hindi daw po normal yon, kaya mag-follow-up check-up daw po ako sa RITM. Pero hindi ko po nagawa yon dahil walang-wala po ako. Nipisa po, wala po ako, wala po akong pamasahin noon. Hindi po ako nakakaroon ng trabaho. Hanggang ginawa ko po noon, dumalo po ako sa gawain na yon. Pinagpatuloy ko po yung pagdadalo. Hanggang yun nga po, apat na dalo ko po, pinagpala po. Dahil yung mga sugat po sa mukha ko, halos unti-unti na pong nawawala. Pinagpatuloy ko po yung pagdadalo. Hindi po ako nagsawang dumalo. Dahil gustong-gusto ko na po gumaling noon. Dahil sa pagpapatuloy ko po, pinagpala po ako ng lubusan dahil sa loob po ng isang buwan, halos buong katawan ko po, tuyong-tuyo na po yung mga sugat. Amen. Oh, glory to God. Praise God. Kailan Diyos. Hallelujah. Itong braso ko pong ito, halos punong-puno po ng mga pantos, punong-puno po ng mga sugat. Pero mula po nung nasave po ako dito sa gawain na to, pinatunayan po sa akin ng mahal na Panginoon na kailanman hindi siya natutulog, kailanman hindi po siya bingi, man, purihin ka, kailanman hindi po siya bulag. Nasave po ako dito, pinakinggan na po pala ng mahal na Panginoon yung mga panalangin ko. Salamat sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng pagpapala. At sa kagalingan, lubos-lubos na kagalingan. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila, ay nako ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.